All about safety, brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon once again. This is your T2J at All About Safety on the 10th Saturday, 10th day, the second Saturday of the month, November 10. Marami pong salamat sa inyo at nandito. We would have a good show today, no? Ang ating pong guest ay ating regular, si Engineer Michael Argueles. Andiyan na ba si Mike? Nabigyan nyo na ba ano? So, discussion po natin eh, bakit kailangan ng HIRAC, ano? Sa mga safety officers po natin, bakit ba kailangan talaga ng HIRAC, no? I-discuss. Oh, si Brad Pitt, nandiyan na ba si Brad Pitt? Wala pa. So, i-ano natin, ano? Waiting pa raw siya, pas. Kanina pa, waiting ako para pumasok, sabi ni Michael. Sir Michael, pasok ka na. Sir Michael, pwede may pasok na. Okay. Maraming may birthday ngayon. Ha? Marami tayong ginreat ng mga may birthday ngayon. Sorry. Ito pa, yung mga comment. Wala pa tayong mga nagko-comment sa atin. Ha? Engineer JP Bata, nandiyan dyan na ba kayo? Ano natin, si Kaero Adachi, no? Na nandiyan dyan sa safety engineer dyan sa LRT. No, si Kaero Adachi. Mga nag-birthday kanina rin. Maraming nag-birthday. No? Si Brad Pitt. Si, oh, ayan na, si Engineer Michael Argueles. Magandang hapon sa iyo, Sir Michael. Magandang hapon. Sir J, kamusta ka na? Eto, medyo minsan, alam mo naman, still working. At maraming salamat sa pag-unlock mo sa aming imbitasyon. At alam ko ang mga safety officer, mga safety practitioner at ibang mga consultant, eh maraming matututuhan. Kasi, tago nga pala, no, Sir Michael, ano, nasa trabaho ko sa isang construction. Kamusta ba ang industriya ngayon ng construction? Naka-recover na ba? Most of the reputable construction company man, mukhang naka-recover na naman. Although, kamukha kagabi, may mga kaklase akong naka-reunion. Mostly, may kanya-kanyang company sa construction. Pare-parehas lang sila nung problema, katulad sa EI. Hindi naman lahat na na-claim nila nung panahon ng pandemic. So, of course, lahat halos may losses, pero unti-unting nakaka-recover naman. At saka, lalo na sa amin, sa EI, because of the government projects, mga 1 year lang namin naranasan yung ano eh, yung slowdown ng construction eh. 2022, boom na boom pa na yun ang construction naman eh. Okay, talagang una. Ngayon, sa construction kasi, sa mga ating mga nakikinig, at mga safety officers, ano, meron kami yung tinatawag po na HIRAC, no? Ikaw na bibigyan ko ng oportunidad. Sir Michael, ano ba ibig sabihin ng HIRAC? Kasi yan ang topic natin ngayon. Actually, ang HIRAC, nagsimula yan, matagal na yan. That was mga 90s pa lang may HIRAC na because of the OSAS 18,000 requirement. Yung ibig sabihin ng HIRAC, yung HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. So, isa sa mga requirements yan ng Occupational Safety and Health Management System, no, na ni-required before ng voluntary certification ng OSAS 18001. So, dating pinanganak yan 1998. Eh. Pero prior to that, meron na rin
kung tawagin risk assessment. Dahil doon sa mga ISO 9001 mula noong 1986. So nababanggit-banggit na yan. Hanggang sa yung mga Hapon, ni TPM. So nababanggit na yung mga risk assessment. Hanggang sa yun na nga, tuluyan ang pinakilala noong 1998 as HIRAC. Hanggang sa ngayon, nung nag-migrate tayo doon sa ISO 45001 noong 2018, kaya lalong na-required yan, nagkasabay siya doon sa RA 11058, yung bagong batas natin sa safety, yung strengthening the occupational safety and health standard for establishment. So binanggit na yung HIRAC. Dati kasi hindi nababanggit doon sa OSH standard yung yellow book. Eh, although, syempre, ina-associate namin kaming mga safety advocate, safety practitioner, eh, yung hazard identification meron naman doon. Pero yung mismong HIRAC, yun rin lang yung tanong mo na HIRAC, binanggit na ngayon doon sa implementing rules and regulation ng RA 11058. Yun yung tinatawag natin DO 198. So, yun binabanggit yun sa section 12. So, part ng general safety and health program. So, dapat may HIRAC yung bawat establishment. So, ang kahalagahan noon yung mga yung controls ng hazard management. So, nandun yun. Tapos yung information sa mga workers na kailangan alam nila kung ano yung hazards na sa pinagtatrabahuhan nila, ano rin yung mga safety measures. So doon galing lahat, punot dulo niyan, HIRAC. So sa madaling salita, hindi bago yung HIRAC. Siguro yung HIRAC na word lang ay yung abbreviation. Pero matagal na panahon nang ginagamit, 90s pa lang nag-HIRAC na yung mga, lalong-lalo na yung mga multinational company dito sa Pilipinas. Okay. So sa mga kakatsun lang, katulad nito nila Marvin at na kanila Cherry, nakadarting lang dito sa office. Ano? Ang guest natin eh si Ginoong Michael Arguelles. Siya ang dating presidente ng Association of Safety Practitioners of the Philippines, ASPI. Siya ang vice president ng for corporate safety and health ng EI Corporation. Siya rin ay isang Dolly consultant at isang civil engineer. Yan, mga Cherry, mga nandito sa ano. Yan si Ginoong Michael. So, in-explain niya na yung HIRAC, no? Yung hazard, identification, risk assessment, and control. Alamin mo muna yung kilalanin mo yung panganib, i-assess mo, yung meaning ng assess sa Tagalog. So, i-assess mo lang lang. Tapos kontrolin natin. So, ngayon, susunod yung tanong. Tayo na nga ni Sir Michael para dyan sa mga safety officer. Ito tatanong ko ni Sir Michael. Bakit kailangan ng ano? Ang mag-HIRAC muna bago mag-trabaho? Actually, isa sa pinaka-importanting bagay na ginagawa bago mag-trabaho is yung HIRAC. Ang HIRAC, marami mga nalilito eh. Yung bang nag-i-inspect kami tapos biglang nakakita kami ng hazard. So, hazard identification. Yung part yun ng process ng HIRAC. Pero pagka yung isang buong proseso ng HIRAC, mahaba-haba yun. Kaya ginagawa yun bago magkaroon ng trabaho talaga. Kaya nilagay nga doon sa DO 198 yun kasi it's a proven tool. Tool po ito nung umpisa pa lang nung panahon pa ng mga TPM ng mga Japanese. Tool na ginagamit. So, ang ginagawa rito, nag-a-identify ng hazard, maaaring nag-i-inspect o kaya naman lalong-lalo na yung mga supervisor, foreman, kabisado na yung activity prior doon sa job execution. Na-identify na nila yung mga panganib, tapos nililista natin yon. Tapos sa pamamagitan ng mga panganib na yon, so i-input natin yon. Kamukha ngayon, dahil doon sa ISO 45001, meron kaming database, may formula, i-input mo lang yung hazard, tapos i-encode mo lang yung associated regulation, procedure, controls. So titingnan mo kung tolerable or non-tolerable, likely cause, unlikely na mangyayari. So pag pumula siya, kailangan bukod doon sa existing controls, gawa ng programa para tuluyang hindi mangyari yung aksidente na
potential doon sa ina-identify mo na na peligro o kaya yung delikado. So yun. Actually, yung HIRAC, kaya gustong-gusto ko yung nag-guess ako sa iyo, parang ito yung pinaka-advocate ko, parang volunteer tayo rito. Marami kasi nagkakamali, laging sinasa, ah, HIRAC, bahala ang safety dyan na. Kayo na bahala dyan na. Pero baliwala yung kapag ka ang tinutukoy natin for compliance lang pala. No, lalo na kung ino-audit. So, napipilitan mag-HIRAC yung mga company. Pero sa katunayan, ang main purpose ng HIRAC, para masiguro na hindi mangyari yung aksidente na potential dun sa na-identify mo before. So, again, bago magtrabaho, nag-HIRAC. So, yung HIRAC po kasi, pag kami HIRAC, ginagamit yan sa paggawa ng methodology ng bawat activity. So, hindi ina-identify yung hazard habang nagtatrabaho. Take note, ang HIRAC, it's a proven tool para sa proactive approach, no, ng ating workplace hazard. Proactive, ibig sabihin, bago mangyari aksidente, alam mo lahat ng associated hazard sa activity. Kaya ganoon ka proven. Yes. Sorry. Kailangan aware ka dun sa mga bagay-bagay na yan. Pag hindi ka aware doon, wala. Hindi mo maalam. So, ayan, coming from the expert itself, sa isang vice presidente ng pinakamalaking construction company dito sa Pilipinas, ang EI. So, yan, sa mga safety officer, no, kailangan nyong malaman ang inyong hazard identification. Sabi nga ni Engineer Arguelles, kailangan nyo, ano ba yung ano dyan? Halimbawa, maski sa mga nasa TESDA, no? Manonood sa atin si Matam, manonood sa atin si Sir Jeffrey Scalona na isa rin vlogger about safety, no? Na nakikita natin dito na nanonood sila. At sa mga nanonood dyan na ayaw lang mag nanonood na safety officer. Yung unang-una yan, binanggit ni Sir Michael. Ngayon kasi, bago magtrabaho, mamangontrata ka, gagawa ka ng halimbawa, files. So, hinihingi pa ngayon ng kliyente mo. Ano ba methodology mo? Mag-install ka ng ammonia tank. Ano ba methodology mo? Maglalagay ka ng mga pundasyon. Ano ba methodology nyo? Sa ating mga safety officer, tingnan niyo yung mga tapis o ballpen at papel. Ito yung mga sinasabi ni Sir Michael. Bago magtrabaho, yeah. Sir Michael, ano ba, bigyan mo naman ng, meron ba tayong slide ngayon na prepare mo? Para ano, meron ba tayong sa dalawang slide o wala pa? Actually, wala naman ako masyadong slides, pero pwede ko sigurong pakita. Kaya lang, hindi, ang problema ko, hindi ko ma-share. So, hindi ko mapag-practice ang paano mag-share. Eh. Ah, okay. So, okay na lang. I-discuss na lang natin. Ano, bago lagi natin ako may slides. Actually, lagi ako may slides every time. Pasensya na kayo. Pero, ayan nga, no, igawin na lang natin by talkies to. Pero bago tayo mag-usap, ano, ganap ng alauna 20 ng tanghali. Ang programang All About Safety ay dinadala sa inyo ng JLF Project International Inc. mga experience riggers, lifting, crating, at transport contractor. Kung kailangan nyo naman ganyang trabaho, meron kayong chiller na ipapanik sa ibabaw ng building, sa ilalim, sa basement, transformer, generator, i-create, i-export. Yan nga, kailangan nyo ng crane, forklift, boom truck. Tawagan nyo po JLF Project International Inc. sa 0917-862-4995. So, ang sunod na tanong ko, Sir Michael, no? Binanggit mo kanina, kailangan yan sa methodology. Paano yung mga safety officer na hindi pa hindi nilang masyadong kabisado yung, di ba, maraming safety officer, halimbawa, graduate sila ng ibang kurso, bawa, di ba, marketing, commerce, ngayon, nalagay sila dyan sa EI. Tinitrain nyo ba sila?
para maging paano makagawa ng kaira. Si Michael, mga bago niyong safety officer, tinitrain niyo ba para gumawa ng HIRA? Aba, oh, graduate sila nga ng ibang kurso. Natitrain niyo ba, Sir Michael? Para nga na, ano ba tayo na nawawala. Ayan. Ito, mahirap nga sa virtual. Kaya type na type ko talagang ano. Babatiin ko lang si Mr. Paul Staples at saka si Engineer Rene Doria na hopefully nandiyan na siya sila sa California. Sila yung mga guest natin last week. No, si Engineer Rene Doria from Utah and Paul Staples from Hawaii. So Hawaii, no? Hindi Hawaii, Hawaii. Yan ang ano niya, ang tamang pronunciation niya. Hawaii. At yung mga ano, binabati ko yung mga nag-birthday din ngayong araw na to, November 11, ano? At kahapon yung aking pinsan na si Napoleon Ferrer, maligayang kaarawan sa iyo noong November 9 si Isidro Balignasay, no? At yung mga upcoming diyan, ano? Yan na. Sir Michael, yes, yes. Ito nga lang talaga mahirap sa virtual. Kaya minsan, kala ko pumunta doon eh. Hindi siya reliable eh. It depends talaga sa internet. Hindi katulad ng dati. Kaya lang, aalis tayo ng bahay natin ng alas 9. Just to be at WBL Paragon Plaza at 9. Kasi pag umalis tayo ng 9, 10, 11, 12. Nandun tayo. Maramang yan. Just in time for the 1 o'clock. So, tanong ko nga, Mario. Yung mga bago pa yun ba, kumuha ka ng bagong mga SO2, mga commerce graduate, tinitrain ba ng kumpanya ninyo yung company ang mga bagong safety officer para makagawa ng HIRA? Actually, kahit hindi ka sa EEI, SO2 nabanggit mo, ang requirements diyan is ano yung 40 hours BOSH or COSH. Eh tinuturo naman yung HIRA. Merong isang ano doon, day 2. Pag day 2, tinuturo half day HIRA talaga. Although basic lang siya, so kailangan pa rin practicein pagdating doon sa mismong workplaces. Pero sa amin sa EEI, yung mga fresh graduate na tinetrain namin 6 months sa ano sa site. So, yun, may bukod doon sa BOSH, so tinuturoan namin technical, part ng technical, kung tawagin namin workshop. Nag-workshop siya buong araw ng HIRA. Pero ang talagang matututo, ayon sa experience ko, 25 years ago, yung HIRA nung natutunan ko, sa site talaga mas maganda. So, yung kung ano yung ginagalawan mo sa site, so mag-identify ka doon, gamitin mo yung tool nung process ng HIRA, hindi mo na makakalimutan ang paggawa ng HIRA. Very basic. Very basic. So, again, kasi, lahat ng safety officer, tinuruan ng HIRA. Oo, kasi minsan sa boss, mabilisan lang yan yung araw. Merong module na yung mga estudyante gagawa per group. Minsan naman, halimbawa, napasok ka sa isang mining, no? Kung meron siyang iba-ibang risk, di ba? May risk din sa construction. Pero kaya nga dati, yung kami, kaya ako naging safety officer kasi ando doon ako eh. Isa ako sa mga foreman doon eh, nung nasa oil and gas ako na yun, alam ko na kasi yung gagawin namin. Organization namin, yung pagpili namin ng equipment, yung crane, alamin na namin yun. Bakit yun ang pinili namin na crane? Bakit ito yung crane operator namin? And so forth, hanggang sa makuha namin. So, sir, sa inyo, sino ba talaga, para manakikinig uli natin, sino ba dapat ang gumawa ng HIRA? Kapag ang pinagbasihan natin yung standard,
yun yung gusto kong itama. Ang hindi gumagawa ng hirap talaga, ideally hindi dapat si safety ang gumagawa ng hirap. Siya ang nagpa-facilitate ng hirap. Ang gumagawa ng hirap, yung nagtatrabaho. Ang lalong-lalo na highly advisable na gumawa ng hirap is yung supervisor. Siya ang namamahala, siya ang may responsibilidad sa kaligtasan ng tao niya. So siya dapat ang may kabisado ng hirap. Kaya sa amin, sa EEI, ang unang-una namin tinuturuan ng hirap bukod sa safety, yung safety nga bago pumasok sa amin, sanay na dapat ng hirap. Eh. So konting and refresher na lang. Pero yung supervisor, sila dapat ang gumagawa ng hirap. Kaya kami, every year, yearly, kahit may hirap yung bawat project site, meron kaming review, kung tawagin, review of hirap, para mapamiliarize sila talaga yung hirap. Sa amin, hanggang ngayon, na-experience ko pa rin yung problema na marunong nga silang mag-hirap, pero ang ginagawa nila for compliance. Pag may audit, alam nila yung papakita nilang hirap. Pero ang tunay na essence ng hirap nga po, bago gawin yung methodology, binasa mo yung buong hirap associated do sa activity. No? Bago gawin yung methodology. Yung methodology, ginagawa yung bago magtrabaho sa site. So, actually, bago nga ma-award yung ano eh, may methodology na kami sa yung project site eh. Yes. Kaya yun, importante yung hirap, bago gawin yung methodology, tapos sa tapos yung hirap. Para lahat ng methodology mo, na-consider mo lahat yung hazard associated dun sa activity na gagawin mo. Kaya ang may full responsibility talaga sa paggawa ng hirap, to the story short, to answer your question, eh yung supervisor sana. Oo. And then of course, followed by workers. Yung workers kasi sa actual na tinuturuan eh, kung ano yung associated hazard do sa gagawin nila. Lalong-lalo na prior to application of work permit. Alam nyo naman siguro yung work permit. Mm. So yun, kaakibat nun, galing yun sa hirap. So ang masasama na lang doon yung actual inspection. So kaya nagja-job hazard analysis. Kasi yung hirap kasi medyo general yung mga hazard na na-identify doon eh. Pero iba pa rin yung actual na gagawin na. No, gagawin na. Kaya nagja-job hazard analysis pa sila. Supporting documents yun bago i-approve yung work permit system doon sa workplace. So again, yung hirap, napakaraming component ng hirap, pero yung basic na pinag-uusapan natin ngayon, yun yung ginagamit, no, bago gawin yung methodology. So ang responsibility talaga ng safety officer ideally mag-review nung hirap na ginawa noong grupo. Yes, a supervisor for man. Binanggit mo yan, ha? May binanggit ka kanina eh. Di, ayan, may mga nakikinig ka sa atin, mga ibang tao din. Ano ba different nung risk assessment at yung job hazard analysis? Ano ang different yan, Engineer Michael? Ay, hindi, kasi yung job hazard analysis, yan parang basic job steps lang yan. Tapos as per job steps, halimbawa eh, halimbawa, magpapalit ka ng gulong ng sasakyan. Palit ng gulong, yan. De, sample lang, magpapalit ng gulong ng sasakyan para hindi technical. So, kukunin mo muna yung job steps niya. Kukunin mo yung spare tire tools. Pagkatapos, ilulusin mo yung lug nuts. And then, i-jack mo. Pagkatapos mo i-jack, tatanggalin mo yung lug nut, tatanggalin mo yung gulong, ipapalit mo yung bagong spare tire. And then, hihigpitan mo yung ng bahagya, tapos bababa mo yung jack, hihigpitan mo ng todo, yun na yun, tapos ibabalik mo yung tool. So, yun yung basic job steps. So, sa bawat job steps na yun, may mga hazard. So, yun yung tinutukoy na kung saan maaaring, kung hirap yun, ang pagbabasihan natin, maaaring merong hindi nakita sa hirap, pero makikita sa job hazard analysis, sa JHA. Halimbawa, naabutan ka ng pagkaplat, inabutan ka ng plat doon sa expressway. Sa expressway, di ba malapit ka sa kalsada, baka madagit ka ng ano. So, kinakailangan, medyo maglagay ka ng barricade, ng ganyan. O kaya naman, weather condition, malakas ang ulan habang nagtatrabaho ka. So, wala sa hirap, pero doon sa actual meron. Magja-job hazard analysis ka doon, makikita mo madulas ang daan o kaya madilim, yung mga ganun. So yun yung actual situation nakikita sa, kaya requirement pa rin yung job hazard analysis kasi
doon sa bawat basic jobs test, makikita mo yung associated hazard real time. Unlike doon sa HIRAC, basic hazard na ginawa mo na kagad ng controls bago mo gawin. Halimbawa, nagbasa ka ng manual, ginawa ng HIRAC yun. Manual ng pagpapalit ng gulong, may manual. Ang pinagbasa yan, HIRAC, kasi yung methodology ng pagpalit ng gulong, very general, pero yung mga basic hazard lang na kaakibat ng pagpapalit ng gulong. Pero yung current condition, in real time, maaaring hindi na-capture nun. Kaya, importante pa rin job hazard analysis kasi basic job steps yun, hazard identification, plus recommendation bago gawin yung trabaho. So, ginagawa yun normally pinaka-late na 24 hours bago magtrabaho yung workers. Ginagawa yung basic, yung job hazard analysis, JHA. Yes, oh yeah. By the way, Sir Michael, nasa labas si Brad Pitt. Nag-text na siya. Wala siyang, wala siyang chance na makakuha ng internet o signal. He's not at his house. Kaya Brad Pitt, ako na magtatanong. Kasi baka ang EI daw, 50,000 empleyado o 10,000 kayong ready daw siya sa kung magkakanda kayo ng Christmas party. Kung sino daw ang gusto niyong imbitahin niya pa, medyo depende sa inyo, pwede siya at iba pang mga artista. Yan ang alam mo naman, magpapasko eh. Tulungan na lang natin. Pero kulang kayo sa budget, okay lang. No? Ayan. Kasi ito yung trabaho ko para tulungan ng aking co-host na naman, maraming Christmas party. Nung minsan pumunta kami sa isang kampo ng mga sundalo, alam mo, nayanig yung mga general, yung mga American military attache. I'm not joking you kasi nayanig. Sinabi ni Brad Pitt na, kayong mga Amerikano, napakarami yung maling salita. Ganyan, di ba? You are calling these people waiter, but they are not waiting, they are server. You are the one waiting because you're waiting for your food to be served. Mga apartment, maraming bala yun eh. marami. Tawa ng tawa yung mga general kay Brad Pitt eh. General, coronel, mga inabot nga kami ng inabot ng mahigit isang oras yung show. Ganyan ka si Brad Pitt eh. Uwi na eh. May mga request pa eh. Kumanta pa. Sabi, anong kanta ang gusto? Sabi niya sa Amerikano. Yung Amerikano, Beatles. Kumanta. So, yung mga nakikinig din natin dyan, kaila Sir Jeffrey, no? Para na lang yung mga nasa Dubai, no? Kailangan pamasahihan to kami para if meron kayong mga Christmas party, nandito yung kaibigan na safety oriented, safety conscious, talagang magiging maayos kayo, di ba? Sabi ni inaayin ko lang dito si Engineer JP Batan na nakikinig sa atin, Kung ito yung isa sa mga sundalo na tinuruan natin si Sergeant Bernie Crasset Urbina. Ang ating station manager nakikinig din sa atin si Edsa Cirillo Junela. Si Arman Purification na Maulanin at saka si Das Kernel ni Padas, no? God bless po Nino. Magandang hapon sa inyo para makikinig, At of course si Sir Jeffrey Abu Escalona, salute daw sa atin. O Sir Michael, yung nandun tayo sa HIRAC, sabi mo nga, ang difference is mas comprehensive yung job hazard analysis. Kasi specific yung HIRAC na medyo generalized. Yung HIRAC na, nabanggit mo nga paano ba ginagawa yun? From your point of view? Kung masyeshi, susubukan ko lang mag-share ng slide. Sige, subukan mo.
Buha wala. Kasi hindi ko nga mapag-practice ang mag-share dito sa bagong anong to eh. Eh, okay lang. Ano, medyo minsan, habang inaano, yung mga nakikinig din sa atin, ano, kung ma-share yan, eh, ano, eh, biro nyo, nag-share sa inyo, eh, vice presidente ng isa sa pinakamalaking construction. Maganda sana may slides eh. Oo. So anyway, kung hindi ko kaya i-share, so yun, yung hierarchy, ginagawa yan. So may activity and process yung bawat trabaho, sa lalo sa construction, no? So yung activity yung galing doon sa process. Halimbawa, ano yung mga process? Excavation, fabrication, rebar cutting, rebar installation, painting, etc. Napakadami, di ba? So lahat 'yon may proseso 'yon na ginagawa. So bawat proseso may methodology 'yon. So ngayon, bago gawin yung methodology, ginagawa na kagad namin ng mga hazard identification. So do sa hazard identification, may mga list of ano hazard. Kamukha sa amin 1,000. So 1,000 yung hazard na na-identify, nasa database 'yon, data bank ng ayon ah. So 1,000 'yon. So, yon bawat isang yung kukunin namin yon para doon sa isang proseso lang. Halimbawa, painting, so kukuha ng isang, lahat ng hazard associated doon sa painting, nahandun lahat yon. So, i-encode namin yon. Meron kaming formula. No, Excel. Ngayon, iba na ngayon. Modern na yun. Unlike dati, ang ginagawa namin, sinusulat namin sa papel lahat yun. Naka-tabulate lang yun. So, yung proseso at saka yung area, eh sila forma ng bahala doon. Ngayon, tinutulungan lang namin safety para mapabilis. Kami nag-i-encode nung sinasabi nila. Kaya importante, may workshop. Hindi po pwede yung... Pwede rin sana individual, kaya lang medyo time-consuming. Pero kami, ang ginagawa namin, tatawagin namin lahat. Halimbawa, civil works. Lahat ng civil works talaga para ito yung buong hierarchy ng buong civil works. So, yun, ini-encode namin lahat ng kailangan namin para makumpleto yung isang linyang yon. Kasi pag in-encode namin lahat yon at the end of the, ano, of the process, eh, may lalabas na kulay. Mayroong kulay dilaw, kulay blue, kulay orange, saka kulay pula. So, yung pula, so, medyo lalaktawan ko na, yung pula, yun yung ibig sabihin, kahit given na yung lahat ng controls nyo, or ibig sabihin, procedures. So, yung mga procedures kasi policy, under yan ang administrative controls, di ba? Di ba, alam nyo na yung hierarchy ng controls? Yes. Engineering, administrative, PPE, di ba? So, yun. So, yun, naka-encode lahat ito. Ibig sabihin, given na lahat ng controls, pero delikado pa rin yung na-identify mong hazard, kaya pula. So, dahil doon, so, sasalain namin lahat ng pumula doon. Halimbawa, 50 ang hazard ang na-identify doon sa isang process ng painting na yun. So, lahat ng pumula doon, mag-shortlist yun, mula doon 50, maaaring 12 na lang, 12. Yung 12 yun, lalagyan na mag-iisip kami ng programa. Maliban do sa procedure and policy sa work instruction, nilalagyan namin ng programa. Tapos may objective 'yon. 'Yun yung lagi namin binabantayan na para hindi mangyari yung hazard, kasi ibig sabihin mataas yung probability niya na magka-aksidente given yung controls. So 'yun, ang importante do sa hierarchy, makita mo yung pula. Kasi yung pula, maaaring may supply yung mga procedures, policy, trainings, orientation, supply. PPE, supply. So, importante, yung pinakadelikado, nakuha mo. Ite-train mo ngayon yung tao, ipapaliwalag mo sa tao, yung 12 yun, para hindi mangyari. So, ganun ka basic pero, po, yung hierarchy. Pero yung pula, yun yung pwedeng may malalang aksidente. Yun ang pinakatinitignan sa hierarchy, di ba? Yung pula, yun yung pag- oh, ibig sabihin 5 times 5, 25. Not necessarily sobrang lala. Pwede rin kasi yung dilaw malala rin eh. Pero ano, confident tayo yung controls, given controls o resources, eh kakayanin niya. Pero ito, okay. Dahil syempre hindi naman perfect yung hierarchy na ginawa mo last year. Yung hierarchy kasi
proactive nga yan. Last year mo pa ginawa yun, yung hirap na yun. Yes. So, ibig sabihin, this year, naku, hindi ito na-capture. Eh. Maaring nakaligtaan lang yun. Eh, dito, makaka-capture siya yung pumula. Kaya pumula yun, kasi nga, nung nag-encode ka, nung mga kailangan, doon sa formulang yun, eh, kulang yung controls mo. Kaya pumula yan. Okay. O kaya naman, na-overlook mo. O kaya pwedeng si Dole, may bagong batas sa ventilation. Yung lalo na nagka-COVID, bago batas niya, yung DO. Oh, yung COVID, yung COVID talaga. Oh, 1-2-4. Nabulag eh, yung hirak ko. Oh, eh yung hirak ko doon dati sa ventilation, eh 2019 pa wala pang COVID. Hihina ngayon. Mamumula. Kaya sa pamamagitan no, at least ahead of time, masyadong ano, beyond doon sa ginagawa na natin, eh makakaisip tayo ng paraan para hindi mangyari yung hazard na na-identify mo. So, ganun ka-simple yung HIRAC. So, kasi yung HIRAC, pagka hindi mo ginawa yan, hindi ka mag-garantya na 100% safe yung ano mo. Eh di buba nasa batas natin. Kailangan 100% safe. Hindi mo pwede 90%, 80% safe yung workplace. Hindi dapat magtuloy yung trabaho kapag ganun ang commitment mo. 70% lang kasi wala akong budget eh. Hindi ko pa nabibili yung ibang mga equipment eh. Bawal yun. Dapat stop work yun. Stop work. Ayan, ha? Sa mga uli, ano, sa mga ginagawang relo ang ating programang All About Safety, eh ganap na pong alauna 43, ano, yan po ang oras ngayon. At itong oras mong ito ay dala sa inyo ng JLF Project Training and Assessment Center. Kung meron kayo, Sir Mike, na alam ko meron naman kayo, pero kung needed nyo pa ng training, needed nyo ng assessment, needed nyo po na yung mga purchasing nyo, operations, yung mga nasa ibang line, ano, administrative people, pwede po ang JLF Project International, JLF Project Training and Assessment Center pumunta sa inyo dyan, mag-train sa overhead crane, mobile crane, roller crane, forklift, rigging. Tapos gusto niyong tumuloy pa maging ma-assess kayo, magkaroon kayo ng national certificate, tawagan niyo po kami. Yan ang bago nating trabaho. Meron tayong panibagong kumpanya, Sir Michael, na ganyan eh. Pero ulit sa mga bagong tuning lang ano no, ang guest natin ang Vice Presidente po for Corporate Safety and Health ng EI Corporation, walang iba kundi si Engineer Michael D. Argelles, no? Siya po ang dating presidente ng Association of Safety Practitioners of the Philippines o ASPI at irinsan pong Dole Accredited Occupational Safety Consultant. O sir, ganyan, dami-dami natin binabanggit kanina eh, tungkol na ano bang importance niyan? Bakit pa kung ikaw ay isang kumpanya, ikaw ay isang individual, no? Na bakit ba kailangan yung HIRAC pa? Di ba pwedeng i-bypass ko na lang yan? Haba-haba gawin? Nung araw, marami nagbabypass kasi bukod dalawa lang yon. Hindi alam o kaya ini-ignore. Pero requirements naman. Kaya lang ngayon, because of the DO-198, sinabi ko nga sa'yo, requirements, regulation, yung sa Section 12, part ng General Safety and Health Programs, yung HIRAC, pang number 3. Dapat meron ka na HIRAC. Pero, maliban doon, ang pinakamahalaga sa lahat, ang pinaka dahilan kung bakit kailangan yung HIRAC, yun nga po, dahil nung araw pa, ang commitment natin, yung safety, kailangan 100% commitment. Bukod doon, yung accident, dapat zero. Kasi matagal lang napatunayan yung aksidente is ano, highly preventable, 100% preventable. So iba yung ano, yung sinasabi nila yung disaster post mortem. Pero ang tinutukoy dito is yung controlled environment natin, workplaces, controlled environment 'yan eh. So 100% talaga accident is preventable. Yun ang dahilan ng HIRAC. Kasi sa tingin natin at saka nung 90s nga napatunayan, kapag ka may HIRAC, napaka
liit, lumiliit yung tsansa na magka-aksidente. No? Kasi madaling magsalita ng one, ano eh, zero accident eh. Pero nasaan yung pruweba mo na zero accident? Diba? Pero eto yung hayrak, madaling magpruweba. Oy, eto yung hayrak oh. Ano, hindi mangyayari to kung gagawin lang to lahat. No? Lahat ng controls. At saka ang hayrak rin, napakalaking bagay. Limbawa yung iba, hindi naman namin, hindi namin, basta hindi mandatory requirements sa government regulation, hindi namin pinagbabawalan na magtipid ang construction. Hindi masama magtipid. Kaya lang, di nagtitipid ka, o i-assess mo muna, nasan yung hayrak niya. Kasi may, hindi na po pwede yung, ano, yung estimation na, hindi, ano, 28 years na ako nagtatrabaho, hindi naman ako nalalaglag eh. Pero siguro hindi naman ako malalaglag. Hindi mo pwede yung gano'ng estimation. Actually, yung hayrak estimation pa rin yan eh. Pero at least, properly documented at saka dumaan sa proseso, may process. So, ano, proven pa. So, napag-aralan na kahit sa ibang bansa. So, ganun ka-importante yung hayrak. Sa madaling salita, to cut the story short at saka to answer your question, 100% accident prevention, yun ang essence ng hayrak. Yun ha, okay ha. Sa mga ano, kung halimbawa may examination tayo, no? Hindi, ang examination natin ay buhay, no? 100% kailangan ng hayrak because ang mga aksidente ay 100% preventable. Yun ang sinasabi ni Engineer Argueles na hindi po pwede yung, sorry ha, aksidente kasi wala namang may gusto nito eh, di ba? Eh, preventable po ang mga aksidente. Halimbawa nga, hindi mo chinek ang brake, eh, pag-apak mo, nawala ng brake, eh, hindi mo chinek. May proseso ko sa yun eh. Pre-operation, dapat lahat ng mga equipment natin, i-check po natin. Yung mga scaffolding natin, i-check natin. Ano pa ba mga chine-check? Ini-exercise din yung mga forklift, yung mga crane, yang kung ano-ano mga bagay, kailangan po yan. So, marami tayo natututuan ngayon kay Engineer Michael. Sinabi niya, ang lahat ng aksidente ay highly preventable. No, meron sigurong hindi, katulad ng yung COVID, di ba? Hindi naman natin masasabing dumating yun, di ba? Pero we could control it some pag-wear ng face mask, no? At, ano pa ba? Sino ba yung mga may comment pa ba, Cherry? May mga nagko-comment pa sa atin na Marvin, may mga question pa ba galing kay Sir Marvin? Kung wala pang question, ano na ako, binanggit mo to kanina eh. So, kung sinasabi mong importante yan at may sinasabi kang mga section kanina, so may batas palang kaakibat ang hayrak, Sir Michael. Tama ba? Base sa explanation. Matagal na. Nilinaw lang ng DO-198. Pero kahit sa OSHA standard, binabanggit yung mga hazard identification pero hindi yung mismo kasing hayrak na abbreviation eh. Pero ngayon lang binanggit yung hayrak na abbreviation doon sa DO-198. Matagal na pong ano. Pinanganak yung ating OSHA standard sa Pilipinas 1978. Pinanganak ang US OSHA 1965. So, ibig sabihin, 1965 pala may hazard identification na, may risk assessment na, may controls. Kaya lang, 90s na binabanggit ko, mula nung nagka-OSAS 18,000, natuto yung mga company, lalo na yung multinational company, Japanese company. May mga ano, hindi ko nga lang naipakita sa inyo dahil hindi ako marunong mag-share eh. Yung ano, may database nga. I-encode mo lang yung mga kailangan, activity, trabaho o gaano kadalas mangyayari sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. I-encode mo lang doon, ano, kusa na, pupula ba siya, mag-aasul, magdidilaw, mag-o-orange. Yun. So, yun yung pinakamadali ngayon. 90s yun. 90s naman nagsimula yun. Pero yung hayrak mismo, yung konsepto ng hayrak, matagal na po talaga. Dito sa Pilipinas, ni-record yan, 1978 rin kung kailang ginawa yung OSHA standard. Hindi lang masyadong hina-highlight. Unlike ngayon, kapag wala kang hayrak, edi hindi maaprobahan yung safety program o wala kang building permit. Sa kondisyon. Oo, yan. Kaya ang sinasabi niya nga, prerequisite. Diba? Prerequisite yan. No? At mga nagbabalak na kumuha ng mga safety courses,
magiging SO. Dati kasi walang SO1 eh. Nung ngayon, magsisimula ka sa training ano ng mga SO1 and then yung 5 days na SO2 no sa mga non-construction, yung boss, at sa construction naman yung cost, at sa higher ano pa may LCM, SPA, pagaling-galing hanggang kayo ay maging practitioner. And hopefully maging practitioner na rin kayo katulad ni Engineer Michael Arquedes. Kung may tanong yata dito, kaling kay Chris Casisid. Good afternoon, Jay. Hirak is part of planning. You fail to plan, you are planning to fail. Yun ang kanyang comment ni Engineer Chris Casisid ng mga sa abroad dito itong mga nakikinig sa atin. Eh, no? Sir Chris, hopefully, maano kayo. Ah, ang ating guest ngayon, hindi lang gwapo, mayaman pa. Hindi lang mayaman, matalino pa. At, nga pala, matanong ko, para on the lighter side, kayo ba, Sir Michael, bumabiyahe-biyahe pa ng inyong, ano ba yan, yung inyong Vespa scooter na ngayon ay very famous sa mga successful na mga tao? Nagmamaneo-maneo pa po kayo papunta kung saan-saan ang inyong Vespa scooter? Sa Vespa, bihira na. Siguro once a month. Pero every Sunday, nagra-ride ako big bike. Big bike. Mula big nung bike nagka-pandemic. Na. Mula nung pandemic. Hindi, matagal na ako nagbi-big bike, ilang taon na. Pero yung Vespa dati, madalas, sa sobrang busy, mga once a month, nagra-ride ako ng Vespa. Pero yung every Sunday, big bike. Kamukha kanina, bago ako tumuloy dito, bali, nag-ride ako sandali sa Petron. Nag-breakfast kami ng mga kasamahan natin, mga senior citizen doon. Yun na ba yung hobby na bago? Ano ba, gano'ng kalaki ba yung big bike mo sa Engineer Aguiles? Depende. Yung kamukha kanina, parang maiksi lang. 500cc yung dala ko. Pero pagka yung yung mga masarap kasi komportable, mabigat, malaki, malaking cc. 1200 yung pinakamalaking na dadala. Wow! 1200. Parang kotse na yun. 1200cc. Displacement kasi po ng makina at hindi nakakin. Kasi halimbawa, may mga kotse, 800cc nga lang. Yung mga, I think yung mga Wigo, mga 800 lang yan. Pag nag 1,000cc ka, no? Parang kotse. May radiator na yun, di ba, Sir Michael? Yung yung malalaki, oh. Pero yung 500, wala. Air-cooled siya. Actually, yung 500cc ko, yun, eh? Vintage. 1957. Yung 500. Yung dala ko kanina. 1957. Yung 500. Kaya 500 lang siya. Yung Harley Davidson, no? Triumph. BMW 1960 R50 BMW. Pero lahat ng modern ko puro 1200, wala akong mas mababa sa 1200. Lahat puro 1200 eh. Kaya magasarap maging kasama si Sir Michael pagka siguro fast life, no? Ayan ang mga congratulations sa mga kasama mo eh, di ba? Talagang pero may ko lang, no? On the lighter side ulit, no? Bago ako magtanong ng isa pang safety question. Nagre-restore ka rin ba? O yan ba yung hobby o negosyo mo na? Wala pa akong maalala. Never pa ako. Kahit isang beses, wala akong maalala na ginawa ko negosyo yung ni-restore ko tapos binenta. Binenta mo? So far, hindi pa. Siguro, hindi ko naman sinatanggi. Baka pagdating ng araw, baka retire ko 70. Sana umabot ako 70. Baka ibenta ko rin. Hindi rin mahilig kasi anak ko eh. Magtitira lang ako ng paborito ko. Yung paborito lang. Hirap yan eh. Napakahirap niyang rest. Meron akong, 1995 model lang siya eh. Nakita ko na patrol kasi may shock yung upuan. Hindi pa nga tumatakbo eh. Naghahanap pa ako ng, mahirap humanap ng mekaniko. Madali bang humanap ng mekaniko ngayon sa iyong mga hobbing ganyan? Madali lang. Basta yung tama lang. Halimbawa, yung BMW na R50, yung mga 50s na yan, puro yun lang talaga ginagawa niya. Puro ganun lang. Doon mo dadalhin. Huwag kang magdadala doon sa
ano, pagpapraktisan yung motor mo, yun ang ano, yun. Uh-huh. So yun ang maganda, nakaka-confident kapag puro yun lang talaga yung ginagawa niya, ni-restore niya. Pero ako ano eh, hindi ako nag-restore lahat eh kasi masyadong magastos kung lahat na lang i-restore mo. Basta ako masyado lang ako sa 50s, 1950s lang ako, basta Vespa at saka big bike, puro 1950s lang talaga yung gusto ko i-restore para hindi masyado marami. Yan, so ayan po si Engineer Michael Argueles, ng isang enthusiast, no? Talagang yan ang kanyang hilig eh. Matanong ko lang sir sa safety, no? Ano ang pananaw niyo ngayon na halimbawa na sinasabi nila eh napakarami ng mga, kasi ito iiba ko rin, ano, nakakausap ko, napakarami ng mga safety training organization at maraming safety training organization naman na libre ang kanilang mga serbisyo. Eh, from your being a consultant, eh, is this a healthy thing na may mga STO na sumisingil ng 5,000, 3,000? Meron naman mga STO libre lang. Ano po ang pananaw niyo po doon? Actually, nung sa naaalala ko, ako kasi nung naging consultant 2007, naging practitioner 2001, 18 lang yung STO noon eh, 18. Noong time na yun eh. Pero ngayon daw 100 plus yata, wala akong exact na numbers. So, ang pananaw ko diyan, sana magkaroon din ng ano provision din yung DOLE kung sino man yung nag-a-approve nung yung accreditation ng STO. Sa dati kasi meron kaming ganun eh, yung ba magtuturo bagong STO provisionary ka ng 6 months. Talagang may nag-o-observe na taga DOLE tapos tinitingnan yung quality ng training. So yun yung nakikita kong weakness ngayon nung lalo na nung pumak na yung online, basta lang magka-certificate kasi even before nung kapanahon ng ko, meron ding talagang safety officer na gusto lang certificate. Pero kokonti yung safety officer na gusto niya matuto. Yung mga ganong thinking, ang hinahanap ng quality STO. Di ba? So ngayon nga, bumaba pa. Yes. Ay, hindi mo na itatanong, Sir Jay, ha? Nung kapanahon ako, 2001, ang isang Bosch, 25,000 pesos. Ang laki ng binaba ngayon ng ano. Eh, 3,000 na nga ngayon eh. 3,000 pa ng boss ngayon. Kaya, so wala naman ako doon, hindi ako against doon sa mababa, 3,000, 5,000. Okay lang yun. Mabuti nga yan at makakatulong lalo na yung small enterprise na SO1, SO2, mga nagsisimula yan. Siyempre, gusto niya magka-career. Oh, hindi ako laba doon. Ang tinutukoy ko lang yung quality talaga. Parang nawala ngayon. Dati kasi talaga merong ganun. Yung within 6 months na yan, may nag-o-observe sa kanya para ma-maintain yung quality. At saka, unti mo yung mga training room, training facilities, yung mga materials, tinitingnan. Eh ngayon, parang walang ganun. Kung sino na lang, ang basta makapagpasa ng requirements, tapos ini-evaluate sa opisina. Pero yung actual talaga, hindi ko malaman kung talaga nakikita niya yung tunay na ginagawa ng isang STO yun. Pero hindi naman masama yung maraming STO kasi maganda nga yan para yung iba hindi naluluwas. Nung araw talaga, nung 2001, eh po, yung taga Cebu, papupunta pa ng Manila. Pero ngayon, mas maganda yan. Mas, kahit dumobli pa nga yung STO, maganda para sa akin yan eh. Kasi nga, ibig sabihin, kumakalat. Ang tinutukoy ko lang, sana nga ma-maintain talaga yung tunay na quality nung training. Kasi, ang nakakalungkot, kaya nagti-3,000, kasi gusto lang magka-certificate dahil nga talagang hanggang ngayon, even sa EEI, sobrang hindi mad yung safety. Makakapasok ka ng trabaho nang tapos ka ng Bosch. Di ba? So, nire-risk ng ibang company yun, nire-risk. Siyempre, gusto niyan, ito, press 2 eh. Nawawala si Sir Michael. Yan nga, hirap talaga. Nawala. Medyo humina yung signal, no? Ni Sir Michael, na medyo nawawala ka na ano. Pero yun nga yung binabanggit natin ngayon minsan na ito naman, katulad din ng mga boss training na face-to-face, cost training na face-to-face, yan po ang disadvantage. Kaya
ako rin eh, medyo minsan na bala ko talaga pumunta na ng stasyon. Kaya lang talagang very hectic. No? Sa mga gumagawa ng oras ang JLF project ng gumagawa ng ginagawa nilang oras itong programa ng JLF, eh ganap na pong mag-alas 2 na ng hapon, no? Ito pong programang ito, itong All About Safety, produced po ng JLF Project International Inc., a JLF Project Training and Assessment Center. Ito pong dalawang ito ay nag-combine para po kayo mabigyan ng mga tamang knowledge, awareness, at magkaroon kayo din po ng tamang skill para po kayo ay magkahanap buhay. At yan ang JLF. Nangangailangan nga po ang JLF project ng mga partners po sa industriya, no? Mga nasa construction. Tinatawagan namin yung San Miguel Corporation, tinatawagan namin yung EEI, tinatawagan namin yan para medyo minsan baka po pwede tayo minsan na makapag share, no, sa mga out of school youth, underprivileged, mga unemployed, underemployed, na sa ating kapangyarihan eh maging ano sila equipped with itong ating mga safety awareness, itong ating mga brains natin to magamit natin, ma-cultivate natin yung culture of safety, ma-cultivate natin yung Pilipinas na tayo maging progressive tayo. Siguro kung marami tayong mga engineers, marami tayong mga accountants, marami tayong mga nakapagtapos, makagawa tayo ng sarili nating barko. Karoon tayo ng mga shipyard, magkaroon tayo ng eroplano para napapatrolya po natin. Kasi yung pagiging malakas natin is a deterrent. At pag nagkaroon na yan, labor intensive tayo, dyan na po darating yung mga aksidente. At kung sa workplace natin, hindi natin ginagalang yung safety. Bawa, kakain tayo, hagis natin yung papel, eh baka may madulas. O kaya merong magpo-forklift, eh ipaparada na lang kung saan-saan. Kung bawa, hindi walang gumagamit, hindi start kagad yung makina, hindi ini-start, anong mangyari? Masisira ang battery. So yan na si Sir Michael. Sir Michael, okay lang yan talaga nga eh. Pero I could see on the screen, ilang minuto na lang tayo. Parting words, Sir Michael, sa para ngayong Sabado, sa inyong mga tagahanga at sa inyong mga kasama at mahal sa buhay. Okay. So muli po, bilang mga safety advocate kasama ni Sir J. Ferrer, kami po ay tumatawad sa bawat isang individual na nagpa-practice ng safety sa every workplace. Eh gawin po natin ang ating trabaho, lalong-lalo na yung ganitong ginagawa natin. Huwag po tayong magsasawang na magturo, ipaalam, karapatan po ng bawat manggagawa na malaman ang mga peligro, delikado sa workplace. At huwag tayong mawawala ng pasensya. Yan ang importante sa safety. Safety man, safety guy, pasensya. Kasi ako nagdaan din po ako dun sa mga 96 yun eh. Tanda-tanda ako, nakikipag-away ako sa safety dahil requirements to eh. Regulation to, hindi na uso po ngayon yun eh. Ang priority, ang value more than a priority. Kasi pag priority po, more on compliance eh. Pero pag value, yan po yung kultura ng safety. So yun yung isa sa mga gusto ko sanang ipaalam do sa mga butihing mga taga-subaybay ng iyong programa. I-value natin yung safety. Kaya tamang-tama po yung topic natin ngayon, yung HIRAC. So yung HIRAC po kasi isang mabisang paraan para gamitin, hindi lamang bilang requirements sa workplace, sa audit, sa DOLE, o kung sino mang LGU na inspector, no? So hindi po yun eh. Kaya po natin ginagawa yung HIRAC para walang masaktan, walang madisgrasya, walang mamatay, no? Napakalaki nung
kahalagahan at saka parte na ginagawa ng Hyrax sa workplace. Maraming salamat, salamat po. Michael, at ina-blink-blink na tayo eh, no? Papatayan na tayo. So, ito po si Jay Ferrer, nagsasabi sa inyong smile and be safe. Salamat po. See you next Saturday, Sir Michael. Pasensya na po at magandang hapon po. Thank you po. Bye-bye po. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang W.